Ligtas ang isang lolo sa Argao, Cebu matapos pagsasaksakin ng 16 na beses. Ang suspect sa krimen ang kanyang sariling apo na lasing daw. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Duguan at tadtad ng saksak ang 82 anyos na lolong ito na matagpuan sa kanyang bahay sa Argao, Cebu nito Linggo ng madaling araw. 16 na saksak ang inabot ng biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang suspect sa pagpatay sa kanya, ang kanyang sariling apo. Initially, yung nakita ko dalawa dito sa left, malapit sa heart. Tapos, meron siyang mga defense wound dito sa kamay. At meron din sa likod. Kwento ng kapatid ng suspect, lasing at hubot-hubad na pumasok ang kanyang kuya sa kanilang bahay noong araw na nangyari ang krimen. Ilang saglit pa, narinig na lang nilang sumigaw ang kanilang lolo. Huli na nang makita nila ang biktima na tadtad ang saksak, agad tumakas ang suspect pero nahuli rin siya makalipas ang ilang oras. Nakuha sa kanya ang dalawang patalim na ginamit sa krimen. Sa panayam ng News 5 sa suspect, inamin ito ang nagawang kasalanan. Aminado siyang lasing at wala sa wisyo nang gawin ang krimen. Nadala lang talaga ako sa mga magandang gawain. Kung nasan mga ngayon, lo, sana mapatawad mo ako. Wala akong galit sa lolo ko. Nadimonyohan lang talaga ako noon. Patawarin sana ako ng pamilya ko. Patawad. Pero desidido raw ang kanilang mga kaanak na panagutin ang suspect. Ako lang yung tatanungin, sir. Gusto ko talaga yung magpulong siya. Pag kailong siya, tatlong araw, hindi na siya kumakain ng mabuti. Doon, nininervyos na siya ba? At parang wala na siya sa sarili niya. Inihanda na ang reklamong parricide laban sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.